Lumalabas po sa hearing ng Senado kahapon na posibleng sindikato ang nasa likod ng pagdukot sa mga POGO workers sa Pilipinas. Sa datos nga po ng PNP, may higit na 100 kaso ng POGO kidnapping sa bansa, kung saan higit 4 na po ang nangyari noong 2021. Modus daw ng mga sindikato na magpanggap na recruiter, kapag merong kumagat na aplikante, sa kanila dudukutin at ibebenta sa mga POGO companies, o di kaya po naman ipatutubo sa mga pamilya. Kalimitan daw sa kidnappers ay Chinese at madalas nilang pinupuntiriya ang mga banyaga, particular din ang mga kapwa Chinese. Based on our debriefing, sir, nag-iintays talaga sila, sir, ng job applicants. Siguro, sir, most probably is yung ginagamit nila to entice is the POGO, yung employment. But behind that, meron silang mga ulterior motives, sir. At lumabas dito nga, sir, na binibenta nila yung na-deceive nila, sir, na aplikante, sir. To other POGOs. Mag-conduct na kaya ng part of the investigation dito dahil mahirap itong hindi natin alam kung anong kumpanya sila belong. Yan po ang mga tinig nila Colonel Byron Tabernilla at dating hepe ng Pasay Police at Senator Bato de la Rosa. Lumalabas din po sa pagdinig na kasama na nabiktima ng POGO kidnapping ang isang babaeng Malaysian na sinubukang ibenta pero tinubos ng kanyang mga kaanak sa halagang 250,000 pesos. Nahuli rin kalaunan sa Pasay ang tatlong kidnappers na Chinese noong Disyembre. Kaya ang ipinagtataka ng mga senador ay kung paano nakakahawak ng mga armas ang mga kidnapper. Bagay na gusto nilang paimbestigahan sa pambansang pulisya. Hindi ito ordinaryo na organized crime. Basing on the firearms, isipin mo, kimber, kamahal. Yan ang pinakamahal na hanggan na nabili ko. Meron ako ganyan. Napakamahal yan, kimber. Tapos yung isa, ZZ-75. ZZ, pang shooting yan, na armas. So, maraming pera itong sindikato na ito. Ang mamahal ng mga baril nila. And to think na hindi ito, wala talaga record sa FBO, ha? Wala, sir. Paano sila nakabili ng ganito kagandang baril na walang record sa FBO? Eh bakit ka naman daw ang mamahalin ng mga... Smuggle na yan, papasok sa Pilipinas, hindi na dumadaan sa ating registry. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.